dito naman tayo sa sa budgeting for high income Pinoys, di ba? So tingnan naman natin itong ating budgeting for high income Pinoys. Okay. Oh, ayan. Ang high income Pinoy ay 140,000 pesos or up ang kanilang household monthly income. Okay? So, apat out of the 7 batches ng sa ano natin, no? Ng sa OF Life program natin ay mga kabilang sa top 1% dito sa Pilipinas. Kaya talaga, ulit nag-a-appeal ako ha, na ang murang-mura po nang ibinayad nyo dito, sana po ay gawin nyo naman yung part ninyo na tapusin yung mga modules. Kasi, di ba, naloko ako 2 days ago, nagre-reklamo ako eh, na bakit kaya 15 pa lang yung nakakatapos doon hanggang sa second module natin. Eh, 200 kayo lahat na mga participants natin in these 7 cities. Tapos, kung hindi pa ako magdadrama, hindi pa lang gagawin. Pero hindi pa rin umabot ha, kasi 89 pa rin. 89 pa lang, chinek ko kanina, 89 out of 200 students ang nakakagawa. Kaya sabi ko talaga, dapat itong mga nandito sa mga high income na to, pagbayarin na ng mataas. Kasi sayang yung ine-effort ko. No? Nakita nyo ba kung paano ko ine-effort ang ating ano ngayon? Tignan nyo ha. Yung set ko na lang, di ba? O, tapos inaano-ano nyo lang, hindi nyo siya masyadong pinapansin. So sana tapusin ninyo. Ayan. So, batch 92 sa Singapore, my God, 206,000 pesos per month ang kanilang average monthly income. Sa Tokyo naman, 193,000 pesos. Sa Dubai, 162,000 pesos. At sa Doha, 207,000 pesos ang kanilang median monthly income. Ibig sabihin, yan po yung gitna. O meron pang mas mataas, mas marami pa dyan. Tapos merong mababa, no? So, yun yung ating nakita dyan. Okay? So, ito yung ano natin. Yan yung median monthly income natin. So, para sa mga mayayaman, ang talagang kailangan nating tandaan ay those who have more resources should have more responsibility in the community. They should share wealth, information, and their talent and initiate to help the poor and low-income households. Tapos, kailangan nating maging compassionate, no? So, for 200,000 pesos, yan po yung ating monthly income. Pero ang tanong ko nga ay, okay, ang dami-dami nating mga, ang laki-laki pala ng income natin, no, ng mga estudyante natin dito sa atin na yung OF Life. Pero ang tanong ko ay, nasaan yung mga yun? Kasi nung chinek ko ang mga sal-in, ang mga ano ay, hindi naman kagandahan ang resulta na lumabas. No, makikita natin yan mamaya. Okay. And if you are already at this stage, I highly encourage that you go into rental property investing like I did. No? So, ito nakikita nyo ngayon ang aking rental property na shinare ko din naman in our last meeting. So, why do I want rental property investing? Because this is a good source of passive income. Every month may dumarating sa'yo. No? Tapos, it's a good inflation hedge because every pag tumataas ang gastusin, tumataas din yung rent. Tapos, tumataas, meron ka pang pagtaas ng property value which will earn you capital gains, di ba? When you sell it. Tapos, low maintenance din ang rental property. Ang pinakasakit sa ulo mo lang dyan actually ay kapag ano na, construction, di ba? At ito yung projected rate of return usually, no, ng mga investment sa rental property. So, usually nagsisimula siya ng about 6% tapos habang tumatagal ay tumataas ito dahil sa pagtaas ng rental rates. So, I've already done this before. May pinag-participate po tayo na joint ventures. For example, itong sa Marzan 1, ay in-open natin yan for joint venture. Tapos sa Madela 1 din po. Ano ba yung ginagawa dito? No? We open the property for participation. Tapos yung mga nag-participate, magiging co-joint venturers tayo. And then, yung rental income na makukuha ka ay paghahati-hatian natin base sa binigay nating contribution every quarter po siya. So if you're interested, kasi ang Marzan 1 at Madela 1 ay fully
funded na po, fully subscribed na siya. Ang Marzan 2 na ang magiging open natin, under construction siya. Katabi siya ng ating Marzan 1, yan yung picture ng construction. Nasa 5th floor na ang ating mga beams at mga poste. Hopefully by June 2021 ay matapos na natin ito, no? So ito lang yung ating social passes sa Pilipinas in terms of our budgeting, no? Sana ay nakatulong sa inyo. So kapag sa mga low income and poor population natin, sana magpatuloy tayong magtiwala sa Diyos at sa ating sarili at patuloy na magsumikap at huwag mawalan ng pag-asa. Okay? Para naman sa mga middle class at saka sa mga rich, no? Marami pong opportunities ngayon para makatulong, no, sa ating mga kababayan. So sana tayo ay tumulong. Ibahagi natin ang ating yaman, material, talent at saka talino. And sana wag nating i-enrich yung sarili natin and become a cause of misery to others. Okay? Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.